So, this question comes from Carol Bonifacio. Tanong niya, ang problem po sa akin ay mabilis akong manegative, yung excited na ako gawin yung business, tapos bigla akong makakarinig ng negative sa ibang tao. Ang nangyayari kasi sa akin, excited ngayon, bukas di na kasi may negative na naman akong narinig, paulit-ulit lang sa ganon. Gustong-gusto ko na po malagpasan yun. Hindi ko po alam kung paano magtutuloy-tuloy nang hindi ako naapektuhan ng mga negatibong tao. So, maraming salamat dito sa tanong mo, Carol. Napaka-powerful nitong ganitong klase ng tanong kasi lahat tayo na nagsisimula sa negosyo ay nakaka-experience ng ganitong klase ng hirap. Pagdating sa negosyo natin, yung mga taong hindi maniniwala. At normal yon. Ang kailangan lang natin maintindihan bilang nagsisimula dito sa negosyo natin ay normal yung mga ganong bagay. Ibig sabihin, parang paghinga. Hindi naman natin kine-question bakit tayo humihinga. Di ba? Hindi naman natin kine-question bakit kailangan natin kumain, bakit kailangan natin maligo, bakit kailangan natin magsipilyo, bakit kailangan natin na alagaan yung kalusugan natin. Hindi naman natin kine-question yung mga bagay niyan. Kasi alam naman natin na normal yun na dapat natin gawin. Pero hindi ibig sabihin nun, porket alam natin na normal, madali nating magagawa. Lahat naman ng nagsimula, palagi nyo tatandaan to, lahat naman ng simula ay mahirap. Kahit anong bagay, mahirap. So, ganun din pagdating sa negosyo natin. Sabi, palagi ko nga sinasabi sa mga members ko na hindi mahirap yung negosyo. Ang dali-dali lang ng negosyo, sa totoo lang. Pero ang nagiging mahirap lang, ang mahirap talaga ay tayo. Mahirap tayo mag-isip. So, yun yung totoo. Kasi ang pagiging mahirap o madali ng isang bagay ay nakadepende dun sa tao. Pag nagsisimula ka, mahirap talaga kasi hindi mo pa alam. Hindi ka pa sanay. Pero pag sanay ka na, tsaka siya nagiging madali. So, yung sinasabi natin pagdating sa negosyo na madali, ang ibig sabihin talaga na madali, ang ibig ko sabihin doon sa sinabi ko na madali ay sanay ka na. Kaya ako nasasabi na madali yung negosyo, sa perspective ko bilang ako, kasi sa ginagawa ko tong video na to, May 2020, so as of this day na ginagawa ko tong video na to, pa 7 years na ako dito sa industriya na to, dito sa ganitong klase ng negosyo. Marami na akong pinagdaanan. And yung mga negative na tao, rejection, sobrang lampas na ako dyan. Kasi ilang libong beses ko na yung na-experience, hindi ko na mabilang. At dahil sa hindi ko na mabilang sa sobrang daming beses ko na na-experience, nasanay na lang ako. Sabi nga ng mga mentors ko before, sabi nila, it's either na ikaw yung magsasawa sa sitwasyon o yung sitwasyon yung magsasawa sa'yo. Dumating na sa point na nagsawa na yung sitwasyon sa akin. Kahit anong iba tong negative sa akin, wala nang effect. Na hindi ibig sabihin nito na parang magpapanggap ka, na hindi ka naapektuhan. Di ba? Hindi naman sa ganun. Pero ang pinakang point lang dito kasi isa yan sa mga challenges na kailangan mong lagpasan, Carol. At para sa inyong lahat ng mga nagsisimula, kahit anong negosyo yung puntahan mo or gawin mo, meron at merong mga taong negatibo. Meron at merong mga tao na hihilahin ka pababa. Meron at merong mga tao na hindi ka susuportahan sa kung anong ginagawa mo. And usually yung mga tao na yun ay yung mga tao na ina-expect mo na susuportahan ka pero hindi pala. And that is completely normal. That is completely fine. Pero hindi na, pagdating sa mga friends at relatives, dun masakit eh. Pag ibang tao, hindi naman masakit yan kasi ibang tao naman yun eh. Pero ang pinakang masakit na rejection or yung panghihila pababa na pinakang masakit na may experience natin ay nanggaling sa mga tao malapit sa atin, and usually yung mga taong reason why kung bakit natin ginagawa yung negosyo. So, yun yung pinakang masakit. Pero pagkatulad ng sinabi ko, isa yan sa mga challenge na kailangan mong malampasan. Kasi kahit saang negosyo naman eh, kahit ano naman ang gawin mo, meron pa rin mga tao na hindi ka susuportahan. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka nila mahal. No, yung mga taong nagne-negative sa'yo, para sa inyong lahat na to, hindi lang kay Carol, kasi usually doon nagagaling yung mga negative eh. Yung nagne-negative is family and friends, relatives, masakit pag sa kanila galing. Hindi ibig sabihin nun hindi ka nila mahal. Mahal ka nila at yun ang pagkakaintindi nila sa pagmamahal. Akala nila kapag ka nine-negative ka nila, pinoprotektahan ka nila dun sa hindi nila, sa bagay na hindi nila naiintindihan. Ewan ko, sigurado naman ako lang. Pinoy tayo eh, di ba? Lumaki tayo sa kultura na yung magulang natin or lolo-lola natin or mga tito-tita natin, di ba? Yung mga katagang sinasabi nila na pasok dito, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Di ba? Yun yung madalas nilang sinasabi, yung may ganong kasabihan pagka pinagsasabihan. So, dapat pagdating sa negative na tao, ganun ka din. Ngayon, instead na nakikita mo yung negative, ito lang ha, ito na yung pinakang technique na maibibigay ko sa inyo pagdating sa mga nagne-negative sa inyo.
sa halip na gamitin mo siya as an excuse para hindi ka ganahan, palitan mo yung perspective mo. It will take some time. Itong sinasabi ko, hindi to shortcut, hindi to magic na pag ginawa, bigla na lang okay na ang lahat. Walang ganun, okay? Tantanan nyo yung kakahanap ng ganun or kaka-expect ng ganun kasi walang ganun. Lahat proseso. Lahat may proseso. May pinagdadaan ng tamang proseso. Kapag dinaya mo yung proseso, hindi maganda ang nangyayari. So for example, ang pagbubuntis ay ang normal ay 9 months. Bilang tao, 9 months ang normal. What if 8 months or 7 months lang lumabas na yung bata? Or what if 10 months, 12 months bago lumabas yung bata? Anong nangyayari? Diba nagiging abnormal or worse na mamatay? So yun ang nangyayari kapag dinadaya mo yung proseso. So ito proseso, it will take some time. Ang pinakang importante dito sa mga itinuturo ko sa inyo, lahat ng mga strategies na tinuturo ko sa inyo, lahat ng kung ano ang mga technical na tinuturo ko sa inyo dito sa channel na to, ang pinakang technique dito, ang pinakang key dito is yung consistency. Yung tuloy-tuloy mo siyang gagawin hanggang sa maging second in nature mo na lang or masanay ka na. Okay? So ito yung pinakang gagawin nyo na technique. Every time na mayroong nagne-negative sa'yo, especially family, yung mga malalapit sa'yo, every time na may magne-negative sa'yo, gamitin mo siya as a reminder para mas humataw. Kasi usually tayo, nakakampante tayo eh. Di ba? Lalo na pag nagsisimula. Ang pinakamahirap na part, tandaan nyo to, ang pinakamahirap na part ay yung simula. Dito sa ganitong klase ng negosyo, ang pinakamahirap na part ay yung simula. Sa lahat naman ng bagay, actually. Pero nandito tayo sa context ng network marketing, so dito lang tayo. Lahat ng nagsimula mahirap, katulad ng sinasabi ko kanina, ang pinakang mahirap na part dito sa negosyo natin ay yung simula, yung unang taon. Yan ang pinakang mahirap kasi diyan mo ma-experience lahat ng challenges na kailangan mong malampasan. Yung magde-determine is kung magiging successful ka in the future or hindi. Walang makakaalam kung kailan tayo magiging successful, hindi natin alam. Walang kahit na sinong manghuhula ang makakaalam kung kailan yung eksaktong date kung kailan tayo magiging successful. Ako hindi ko naman alam na ma-experience ko yung malaking breakthrough after 4 years. 4 years. It took me 4 years bago ko ma-experience, masabi ko na may malaking breakthrough ako na nakuha, may malaking result talaga ako nakuha. Yun yung yun yung first, doon ko kinita yung first million ko sa after 4 years sa iba't ibang nanggaling na ako sa iba't ibang company. So hindi ko alam, hindi ko akalain na ganun. Pero kung hindi ako nagtuloy-tuloy, di ba, sinasabi ko kanina yung consistency, kung hindi ako nagtuloy-tuloy, hindi ko malalaman na after 4 years pala. Wala naman ng hula eh, walang makakalam. Hindi ko alam. Palagi ko sinasabi every year na ito na yung taon ko, first year, ito yung taon ko, second year, ito yung taon ko, third year, ito yung taon ko. Ang daming rason. Nung mga panahon na yun, ang daming rason ko para tumigil. Pero nagtuloy-tuloy lang ako kasi sabi ko, ang layo ko na. Ang dami ko nang na-experience. Sabi ko nga, ang dami nang hindi naniwala sa akin. Ang dami na nag-negative. Bakit ngayon pa ako titigil? Diba? Nasaktan ka na, nilait ka na, pinagtawanan ka na. Tuloy-tuloy mo na, sayang naman. Diba? Sa akin kasi ang motivation ko ay pride. Yan yung motivation ko noon. Sabi ko, ayoko na dumating yung panahon na sasabihin ng mga family friends ko o yung mga taong nag-reject sa akin, sasabihin nila na buti na lang hindi ako naniwala sa'yo. Ayokong dumating yung panahon na ganun, kaya ako tumuloy-tuloy-tuloy lang. Kasi hanggat nagtutuloy-tuloy ako, hindi ako matatalo. Ganun lang naman yung kasimple. So once again, ang magiging technique na gagawin mo, every time na nanenegative ka, si Carol o lahat kayo, ay gamitin mo siya as a reminder para mas humataw palalo. So halimbawa, humataw ka, tapos ninegative ka, o akala ko ba, yayaman ka dyan, o tigil mo na yan, kasi para sa mga nauna lang yung mga kumikita dyan, blah, blah, blah. So, gamitin mo siya. Every time maririnig mo yun, ay, shit, oo nga pala. Kailangan kong humataw. Mas lalo pa akong mahataw. Gamitin mo siya as motivation. And once again, it will take some time. Sa simula, masakit pa yan. Pero pag paulit-ulit mo nang naririnig, masasanay ka na lang. Actually, meron akong isang, I think naikwento ko na to sa, dito sa YouTube channel na ito. Meron akong isang leader na sabi niya, bakit kaya ganun? Kung sino pa yung mga family member natin, sila pa yung hindi sumusuporta. Pero bakit merong iba, katiting, sobrang konti lang nila, na sinusuportahan sila ng family nila? So itong leader ko na to, ang laki naman kanina, kumita na to ng million mahigit. No? Tapos, meron kasi kami dati na isang leader na sinusuportahan siya na family niya.
So, sinusuportan siya. Complete support family niya, nanay, tatay niya, pamilya niya, suporta sa kanya. Napakada na mangyari nun kasi halos lahat kami, hindi kami sinusuportahan. No? Lahat kami nang nagsimula. Sabi ko sa kanya, noon, nainis ako, tsaka nadadown din at nane-negative. Pero later on, na-realize ko na buti na lang hindi ako sinuportahan ng magulang ko. Buti na lang hindi ako sinuportahan ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, yung lahat ng mga taong nag-reject sa akin na malalapit sa akin. Sabi ko, buti na lang hindi nila ako sinuportahan kasi kung sinuportahan nila ako, hindi ako magpupursige. So may reason kung bakit eh. Ngayon, pagdating doon sa reason na yun, ikaw yung mag-decide kung gagamitin mo siya an excuse. Tigil ko na lang to kasi di naman ako sinusuportahan eh. Or gagamitin mo siya as a reason para magtuloy-tuloy. Na itutuloy ko to, reminder, every time na nini-negative ako, ito yung reminder ko para mas lalo pa akong humataw. So kasi sa sila rin naman na makikinabang yan. So, sa simula, hindi sila maniniwala, pero pag nagtuloy-tuloy ka lang, dadating yung panahon, hindi na sila makapaniwala. So palagi nyo yan tatandaan. Nasa sa iyo, kung magiging successful ka, hindi, pag nagtuloy-tuloy ka, hanggat nagtutuloy-tuloy ka, hindi ka matatalo. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong ni Carol and I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo and then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko nagagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito, hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayaw, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.